Tingin tayo guys sa topic natin. Ito guys yung moldura. Sa pagmumuldura guys ay nangangailangan tayo ng pattern. So bali ito guys yung pattern natin. Ito yung pattern natin. Then ito yung nag-iisang guide. Importante guys yung guide kasi ito yung nagbabalance ng tuwid. Kung paano magiging tuwid yung moldura nyo. Bali ito yung pattern natin, ito yung guide. So siguro guys gagawa ko na lang ng another na vlog to kung paano magawin yung pattern para higit nyo maintindihan yung pagmumuldura. So gawin natin siya guys sa actual para higit nyo maintindihan. So guys, ito yung ginamit natin ng pattern nung nakaraang vlog. So ito yung ating guide, ito yung ating pattern. So sa hindi nakapanood guys, ilalagay ko na sa description yung link para mapanood nyo. So continue tayo. Sa ganitong pattern guys, nangangailangan ng plywood na guide na tuwid. So kailangan guys tuwid yung plywood ninyo kasi dyan babase yung inyong moldura para maging tuwid. So pag tuwid dyan guys, tuwid din yung inyong moldura. So ang gagawin natin guys na pattern ay ito. Importante guys, gumawa na kayo ng ganitong guide para hindi kayo paulit-ulit. So ang size nito guys ay 2x5. So sa pulgada tayo guys ha, sa metro para hindi kayo malito. Pasimano to guys ng bintana. Ang materialis natin guys ay marker and nagaring bakal and PVC pipe sanitary plumbing na series 1000. Ito kasi guys series 800. Wala kasi akong makitang series 1000 sa site. So and 120 na sandpaper. Ang pinaka-importante lahat guys ay nylon guys. Ito kasi yung pangkat ng PVC. Kahit gano'ng kapal yung PVC guys, kayang putulin ng nylon. So tela to guys ha, hindi nylon na tansi.
So, ito guys yung ating naputol gamit ang nylon na tanse. So, tingnan mo guys. Itong lagaring bakal guys, dito siya gagamitin, dito, dito, and dito, and dito. So, hindi kasi guys maganda kung puro nylon. Bakit? Tingnan nyo guys. Ito yung cut ng lagaring bakal, ito yung cut ng nylon. So, hindi siya gaano maganda guys. Kaya, mas maganda, lagaring dito, and dito lang ang nylon sa mga pa-curve. So, kung paano nga pala pinaplat to guys, iniinit lang naman to ng torch or ipaplat nyo siya gamit ang mga plat na plywood. And, sasandwich lang siya and mapaplat na siya. So, yun lang guys. Kung paano nga pala guys naplat to, iniinit lang naman siya ng torch and sasandwich siya ng dalawang plywood or ties para maplat nyo siya. So, pag okay na siya guys na ganito, and pag okay na siya guys na ganito, lihayin nyo siya ng sandpaper na 120. So, hanggang sa mapakinis nyo. So, hindi ko na siya guys lilihayin. Alam ko naman na kayang-kaya nyo siyang tapusin at pagandahin. So, kayo na bahala guys. And, nagpapasalamat ako dun sa 74 na nag-subscribe sa akin. Para kasi sa akin, napakalaking achievements na yan. So, yun lang guys. And, maraming maraming salamat. See you tayo sa susunod kong video. Bye!